tinaluhan ng mga local journalist, media practitioner at mga college student mula sa iba't ibang eskwelahan sa lalawigan ang training na inorganisa ng NEPC na may titulong Level Up, Refresher on Journalism Skills and Professional Advancement. Ayon sa presidente ng NEPC na si Steve Guswico, masaya siya na nais akatuparan na ang dating pangarap lang na training sa kabila ng ilang mga aberya na naranasan ng kanilang grupo mula sa paghahanda hanggang matapos ito. In the end, I feel good by it because as a leader, I did not waver or hesitate. I did not surrender. I kept focused and didn't get distracted by these nuances. More importantly, I did not lose sight of my ultimate goal. Salamat po at nabigyan ako ng pagkakataon. Isa sa mga naging resource person ng nasabing pagsasanay si Professor Ben Domingo Jr., mas kilala bilang Ben Dom, chairperson ng CHED Technical Committee for Journalism at dating guro ng UP Diliman at Central Luzon State University. Tinalakay ni Ben Domingo ang pag-unawa at pagpapahalaga sa responsableng pamamahayag kung saan binigyang diin nito na dapat na magbalita ang isang reporter ng lampas o higit sa nakasanayang nilalaman ng balita na umiikot sa 5 W's and 1 H, o who, what, when, where, why, at how. Una-una, bakit ka rin susulat ka lang na ng marami? What you write are matters that your classmates already know. So as kayo, hindi na journalist, kayo ay documentary writer. Ang sinusulat niya, alam ng lahat. O naganap ang induction, ang ganyan-ganyan. Get beyond that. Ani Bendog, ang tunay na mamamahayag ay may advokasiya na mapalaya ang nakararaming mamamayan na inaapi at pinagsasamantalahan. Ilan pa sa mga naging resource person na nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa pamamahayag ay sina Professor Ramon Balmonte ng Wesleyan University Philippines, Carlos Marquez ng NUJP Nueva Ecija Chapter at Tonyo Cruz ng Manila Bulletin. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa de Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw.